Tayong hindi nauunawaan sa mga bagay-bagay. Kaya tutok lang para updated. Isipin natin kung talagang alam mo ba? Ako si Corina at ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Mula Baguio hanggang Pampanga, pati na rin sa Batangas. Ready na ang mga pailaw sa mga pasyalan. Makulay at mailaw na ang paligid dahil Pasko na sa Pinas! Mga bigating artista at personalidad, pati na rin ang mga loyal kapamilya, nag-reunion para sa Christmas Station ID ng ABS-CBN. Sama-sama tayo ngayong Pasko dahil Family is Forever! Cellphone, laptop, at iba pang gadget. Delikado nga ba sa ating kalusugan at katawan? Alamin ang totoo sa mga babala sa gadgets. Mga mambabarang, mas matindi raw ang powers kaysa sa mangkukulam. Malalaman na kung totoo ba ang barang? Marami pa rin dito sa atin sa Pilipinas ang naniniwala na makapangyarihan daw ang mambabarang. Mas makapangyarihan pa nga daw kaysa sa ordinaryong mangkukulam. Dahil pwede silang makapanggamot, pwede rin silang makapaminsala sa ibang tao. At alam nyo bang pwede pa rin daw ipamana ang powers na ito? May nakilala ang Rated K na aminado na siya ay isa sa mga alagad ng paranormal. Dito natin malalaman, totoo ba ang barang? Ang gusto ng Tia Luna mo ay matulad ka sa kanya. Hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Handa ka bang? Ate Luna, maniwala ka sa akin. Totoo yung nakita ko. Araw matatakasan ang kapalaran, lalo na kung ikaw ang napiling pamanahan ng kapangyarihan ng isang mambabara. Si Gia ang nakatakdang magmana ng kapangyarihang itim ng kanyang tiyahin na si Luna. Gusto ko, lagi ka nag-iingat. Si Gia, probinsyana siya na normal person, student, gusto niya mamuhay ng normal, pero gusto ipasa ni Auntie Luna sa kanya yung powers niya. Na hindi alam ni Kia na yun pala yung ginagawa sa kanya. Sa pelikulang The Heiress, hindi titigilan si Kia ng kanyang tiyahin hanggang sa pumasok sa kanya ang kung anong kapangyarihang itim na meron ng isang mambabarang. Kasi nga dati siyang nasawi sa pag-iitim. Tapos sa kanya ipinamana yung pagiging mambabarang. Tapos gusto naman din niyang ipamana ang kailangan na niyang i-offer si Kia. Mapipigilan pa kaya kung ano ang nakatadhana? Dumating ang nanay niya sa Sunshine, biglang pinagupitan siya ng buho, kukunin niya sa kanya ng Gia. At sa bawat pag-iwas at pagtanggi ng ipapamanang kapangyarihang itim, may iba raw magbubuwis ng buhay. Ang gusto ng Tia Luna mo ay matulad ka sa kanya. Wala po, narinig kasi na sa magandang paraan ginawa ng pagbabara. Nakatakot eh. Panahon pa raw ng mga Kastila, meron ng paniniwala ang mga Pinoy sa barang. Yung barang, parang mas naging laganap yung konsepto noon sa kabisayaan. Ano? Bagamat isang klase to ng pangkukulam din, merong kakaiba, may particularidad na kaiba sa mangkukulam. Kadalasan kasi pag naririnig natin yung mangkukulam, siya yung merong manika, tutusukin, ano, merong kukuha sa kanyang services para may parusahan. Halimbawa, may ginawang injustice sa kanya. So, kukulamin niya, sasaktan niya yung isang tao. Pero yung mambabarang kasi, particular yung paglalagay ng mga insekto sa loob ng katawan. Ano.
Sa isang bayan sa Kabisayaan, naabutan namin ang kumpol ng mga tao na humihingi ng tulong sa isang matandang babae na nagngangalang Lola Remedios. Kapag may sakit daw na hindi maipaliwanag, siya raw ang takbuhan ng kanyang mga kababayan dahil may kapangyarihan daw siyang mag-alis ng barang ang nakukuha o mano ni Lola Remedios sa kanyang mga ginagamot. Sa lagubang, buod, bubog, at maliliit na itim na bato. Malakas ang pangyarihan sa mambabarang. Katulad sa amin, kailangan kukontrahin mo sila na hindi nila matuloy ang pangkabarang nila. Ayon sa cultural anthropologist na si Professor Nestor Castro, wala raw pagkakaiba ang mambabarang sa isang manggagamot. Nung sinuunang panahon kasi, bago pa dumating ang mga Kastila, wala namang kasing pagkakahiwalay kung nagkukulam o nagagamot. Kasi paano nila makukontra kung hindi nila alam papaano ginawa yung pambabarang. Pero syempre, hindi nila aaminin na kaya rin nilang mambarang kasi dapat sila ay gumagawa ng kabutihan sa halip na kasamaan. Pero para kay Lola Remedios, isa siyang manggagamot. At ang kapangyarihang ipinasa sa kanya ng kanyang lolo ay para raw sa kabutihan. Mula ang nawala na siya, sabi niya sa akin, iiwan niya sa akin ang ganyan ng mga bagay. At sa pagtanggap niya ng kapangyarihan, kung ano-ano nilalang daw ang nagsimulang magpakita sa kanya. Ang connection daw niya sa mga ito, nakakatulong sa kanyang panggagamot. Pero sa bawat kaso daw ng barak na nagagamot niya, may nagbubuwis daw ng buhay sa kanyang pamilya. May napakita sa akong matanda. Sabi niya, marami pa ang pagtubok sa iyo. Mahal sa buhay mo ang kukunin. Tama yun. Kapatid ko, tatlo. Ako ko, dalawa. Sa akin anak, isa. Makailang ulit na raw niyang tinalikuran ang panggagamot. Tuloy-tuloy. Kasi maraming pang hingin tulong. Tulungan. Ngayon, 67 years old na si Lola Remedios. Dinarayo pa rin umano ng ilang naghihinalang sila'y nakulam o nabarang. Isa si Mang Amable sa kumonsulta kay Lola Remedios. Nitong Pebrero, bigla na lang daw siyang hindi makalakad. At inubuan ng mga bukol sa tuhod at kanyang mga kamay. At habang hinihilot ang batok ni Mang Amable, bigla na lang tumayo ang balahibo ni Lola Remedios. Ang libos bulbul ko? Meron daw kumukontra sa kanya. Pero maya-maya pa, may nakuha na siyang maliit na itim na bato sa katawan ni Mang Amable. At isang sa lagubang. Mukhang yung kaso niya, more of rheumatoid arthritis. Makailangan niya magkonsulta sa isang specialist, rheumatologist. Pwede pang lumiit yon. Maari pa siyang makalakad as long as magpakonsulta siya maagapan. Mas maganda pa rin siyempre kumonsulta sa eksperto na kung may basehan, ng diagnosis. Sa pag-cover ng aming team sa panggagamot ni Lola Remedios, hindi namin nakita na mismong sa balat ng kanyang ginagamot lumabas ang insekto at mga bato. Nakita na lang namin ito sa mismong bulak na ipinahid niya sa kanyang ginagamot. Daming mga sismes, madjet, salamangka. Mayroon akong ginahawakan kung anong bagay sa kamay ko. Tinatago ko daw, pero pinaganon ko naman yan. Napakita ko para na walang duda sa akin yung tao. May babala naman ang Simbahang Katolika sa mga taong gumagawa o naniniwala sa barang. Mag-ingat sila. Dahil ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng barang ay ang demonyo. Hanggat maaga, ay talikuran nila ang pambabarang dahil inilalagay nila sa peligro hindi lamang ang sarili nila, kundi maging yung mga pamilya nilang nakapaligid sa kanila. Takot din ako. Sa matagalan ko yung panggamot, natakot din ako kasi ang dami kong pamilya. Di kami manggagamot. Gusto namin makatulong sa kapwa namin.
sa mga bagay na hindi maipaliwanag, kung totoo man o hindi. Mas unahin nating isipin ang ating kaligtasan. Sa anumang sakit, mas makabubuti pa rin makumonsulta sa mga espesyalista. At kung wala naman tayong masamang ginawa sa kapwa, wala tayong dahilan para matakot sa barak.